Tumayo na po ang lahat. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kukupin. Akitin ng puso namin ng grasya mo'y kamdin. O Kristo'y dinggin aming panalangin. Laging ang hingin ang puso namin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-apat na araw tayo ng Nobina, Misa para sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Isama po natin sa Misa natin ngayon ang ating mga intensyon para sa ating Panginoong na may, sa kanyang kamahal-mahalang puso ang mga intensyon ng mga confraternidad at mga organisasyon ng Music and Heart of Jesus. Ang ating intensyon para sa araw ngayon, ang intensyon ng mga nakiugnay sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter at TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakosposting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idaglag rin natin sa misa natin ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mga mundo, lalo't higit na sa Ukraine at Sudan. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na ating kilalanin ng ating Panginoong Diyos na may kabutihang loob, gaya ng kanyang ginawa sa pamilya ni Tobit na kung saan pinagaling si Tobit at ang asawa ng kanyang anak na Tobias at ang kabutihang loob ng Panginoon na pahayag sa kanyang kabanal-banalang puso ay napahayag sa ating Panginoon na kung saan ang isang byuda ay nag-alay ng 20 kusing pero buong puso niyang inaalay ito. Naway sa buhay rin natin, marunong rin tayong makibahagi na may puso at may pag-ibig o pagmamahal. Ngunit sa mga sandali na tayo ay hindi kumikilala sa kabutihang loob ng Diyos, sa kanyang pagmamahal, at dahil dito tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Tobit ang kanyang anak na si Tobias at sinabi, Anak,
huwag mong kalilimutang bayaran ang kasama mo at dagdagan mo pa. Matapos ang kanilang pag-uusap, tinawag ni Tobias si Rafael at sinabi rito, "Dalhin mo ang kalahati ng kayamanan, dala natin at humayo kang payapa." Tinawag ni Rafael ang mag-amang Tubit at Tobias at sila'y nag-usap. Sinabi niya, "Salamat sa Diyos. Siya ang purihin natin dakilain. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang ginawa sa inyo. Umawit kayo ng pagpupuri at pasasalamat. Ihayag ninyo't parangalan ang kanyang mga gawa at huwag kayong manghihinawa sa paggawa nito. Ang mga bagay na inililihim ng hari di dapat ibunyag. Ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang siya'y parangalan at purihin. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo madadaig ng masama. Mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap kaysa magpayaman at mandaya. Mabuti ang magkawanggawa kaysa mag-impok ng ginto. Ang gumagawa nito ay maliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya. Ngunit ang nagugumon sa pagkakasala ay kaaway ng sarili niya. Kailangang malaman na ninyo ang katotohanan. Wala akong ililihim sa inyo. Natatandaan ninyong sinabi ko na maaaring magtago ng kanyang lihim ang hari, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ngang ipahayag. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka, Tubit at ang mga manugang mong sisara sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin sa inyo sa Diyos. Gayon din ang ginawa ko tuwing may inililibing ka. Alam kong kahit ka kumakain, ay iniiwan mo ang hapag para lamang maglibing ng patay. Bumaba ako rito para samahan ka. Ako rin ang sinugo ng Diyos para pagalingin ka at ang iyong manugang na si Sara. Ako si Rafael, isa sa pitong anghel na humaharap sa Diyos para maglingkod sa Kanya. Tumayo kayo at magpuri sa Diyos, sapagkat ako'y aakyat na sa Kanya. Ang lahat ng nangyari sa inyo ay inyong isulat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusan na taglay ang habag. Kung tayo may malibing sa hukay masadlak, muling hinahangon niya at binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Kaya ngayoy alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon Diyos ng katarungan, parangalan ang Haring walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya.
ang Diyos na walang hanggay ating ngayong papurihan. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay ating ngayong papurihan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at hadika. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinaguga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo. At pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayamang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at maghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyan ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Narito na tayo sa 4th na araw ng ating pagnunubina sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesus, Sacred Heart of Jesus. At sa ating mga pagbasa ngayong 4th na araw, ito ay patungkol sa pagpapahayag o pagpupuri sa kabutihang ginagawa ng Diyos. Lahat po tayo ay naghahangad, humihiling, at nagkaroon ng panalangin na sana'y ipagkaloob sa atin ang ating mga kinakailangan. Dumudulog tayo at ang ating pagdulog
ay buong puso nating hiningi sa Panginoon. Pero ang Panginoon ay nagbibigay yon ayon sa kanyang panahon, ayon sa kanyang paraan, at para sa ating kabutihan. Sapagkat ang Diyos ay makakabutihang loob. Yon ang sinasabi ni Rafael na anghel, isa sa pitong anghel sa harapan ng ating Panginoong Diyos na tumutulong kay Tubit at tumutulong din sa kanyang anak at sa asawa ni Tobias na si Sarah. Pero sinasabi ng anghel na si Rafael na dapat isulat at ipahayag ang kabutihang ginagawa ng Diyos upang makilala ng tao, sapagkat sinasabi na ang Diyos ay taglay niya ang kabutihan at ginawa ng Diyos ang pagpapahayag ng katarungan at ng kanyang kabutihan. Kaya ayon pa sa Salmo, tugunan natin na mula din sa aklat ni Tobit na ang Diyos ay walang hanggang papurihan natin sapagkat siya'y laging gumagawa ng mabuti. Hindi lang natin kinikilala, hindi lang natin binibigyan ng papuri, pero kinakailangan na ating ipahayag, ating ipalam sa lahat na ang Diyos tuwi na ay gumagawa ng kabutihan at ang kanyang paggawa ng mabuti sa atin ay hindi lang na dapat nating pasalamatan ng personal. Ipahayag rin natin ang kabutihang loob ng Diyos sa pamagitan ng ating hindi lang sa panalangin, bagkos sa kawang gawa o sa paggawa rin ng mabuti. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 38 hanggang 44, ating Panginoon ay nagsasabi na mag-ingat sa mga iskriba. Sino po itong mga iskriba? Ang mga iskriba ay mga doktor o mga kantas o mga nag-aaral tungkol sa Biblia, mga kasulatan at tradisyon. At alam na alam nila ang nilalaman ng banal na kasulatan. Pero ang kanilang ginagawa ay ang personal lang na pagpapahayag ng kanilang sarili. Kaya laging nakasuot ng espesyal na kasuotan upang mapansin ng mga tao. At naghahanap ng mga espesyal na luklukan at mga upuang pandangal kung saan man sila dahil gusto nila na sila ay purihin. Pero sinasabi ng Panginoon na hindi dapat silang gumagawa ng ganyan sapagkat sila po ang sumisila sa mga kayamanan ng mga babaeng balo at mga mahirap at ang kanilang pinapahayag ay ang pagpanalangin lang sa kanila. Kaya sinasabi ng ating Panginoon noong ang isang balo na dalawang kusing lang ang kanyang natanggap sa pagpapalimos ay inuhulog po ng babaeng balo ang lahat ng kanyang natanggap. Yun sana ay kanyang pwedeng ibili ng tinapay upang siya makakain. Ngunit buong buo na inihulog niya doon sa panglagyan ng tinatawag na panglagyan ng templo para sa mga alay, para sa mga paglilimos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na yung dukhang balo ay naghulog ng higit sa lahat sapagkat ang iba ay nagkaloob lang ng kanilang mga sobra. Kung tingnan nga natin, laging sa tradisyon natin na 10% lang, ikapo lang ang ating ibahagi sa Panginoon sa panahon, sa talinto at kayamanan. 10%. Ang hiningi ng Panginoon ay hindi 10%. Ang hiningi niya ay 100%. Yung kung ano bang
pagpapahayag ng ating buong puso para sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Maliit man o malaki ang ating ibinibigay, dapat itong mula sa puso natin. Kaya ang bawat alay ay hindi alay na parang sinasabi natin, malaki ang aking donasyon, malaki ang aking binigay at ganito ganyan, at akala natin tayo ay magmerito na sa ating inaalay, sa ating bigay, sa ating mga kaloob. Hindi dapat ang ating pagtingin. Dapat ang ating pag-aalay, dapat ang ating pagbahagi sa lahat ng simbahan, templo o bahay dalanginan para sa Panginoon ay kusang loob at buong puso. Kaya ngayong pang-apat na araw ng ating nobina sa pamamalang puso ni Jesus, hindi po tinitingnan ang mga material na bagay na inaalay natin. Inaalay ba natin ito ng buong puso? Para sa puso ng Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon nag-alay ng buong buo sa kanyang sarili, nag-alay ng kanyang buhay, namatay sa cross upang tayo ay kanyang tubusin, at ang ating ibinibigay lang, ilang porsyento lang. Kailangan natin ang heart percent, ang porsyento ng puso na nagmamahal sa Panginoon. Ang ating tunay na pag-aalay upang ang ating mga alay ay tunay na pagpapahayag ng papuri sa kabutihang loob ng Diyos sa atin. Hindi nyo ba napansin na kayo buhay pa ngayon? Sa inyong pagising, sa inyong pagalaw sa buong araw, hindi ba kayo nagpasalamat sa Panginoon Diyos na kayo buhay pa ngayon sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa inyo ng kanyang buhay, sapagkat kung hindi, natapos na ang inyong buhay. Anuman ang inyong ginagawa, anuman ang inyong mga natamo, anuman ang mga achievements na inyong nakamtan, yan lahat ay nagmula sa Panginoon Diyos. Kahit sinasabi nyo, ito ay aking pinaghirapan, ito ay dahil ito ang gawa ko. Hindi po yan. Sapagkat ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng ating mga gusto pang gawin, ang ating mga adhikain at ating mga plano sa buhay, lahat ay biyaya at kaloob ng Diyos. Sapagkat ayon pa ni Santa Teresita de Jesus, ang lahat ay grasya o biyaya ng Diyos. At kung ito ang ating tingnan, dapat ang ating pag-aalay o ang ating pagbahagi ng dapat ibahagi natin sa ating panahon, sa ating talento, sa ating material na mga kayamanan para sa Diyos, para sa Panginoon, ay para sa pagbahayag gaano natin siya kamahal. Makikilala at malalaman ng Diyos na tayo ay nagpupurit, nagpupugay sa Kanya sapagkat gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at nagpapahayag rin tayo na mahal natin ang ating kapwa-tao na siyang simbolo o palatandaan ng ating pagmamahal at pag-ibig sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, at dahil mahal tayo ng Diyos, naway ang ating buong panahon, ang ating mga talento at lahat na nasa atin ay ating iugnay sa Kanya, papurihan, pasalamatan at ipahayag natin ang kabutihang loob at ang kabutihang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mayroon tayong isang ama sa langit, sa lahat, at iisang guro, ang kanyang bugtong na anak. Dumulog tayo sa ating Ama para sa lahat ng kanyang mga anak sa mundo at atin pong itutugon. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga tumanggap ng sakramento ng orden para sa banal na paglilingkod, naway maging tapat at totoo sa kanilang pagtatalaga
ng sarili sa Diyos at sa simbahan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maibigay ang mabuti at magaling na serbisyo sa tao at hindi unahin at paglingkuran ang kanilang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang kababaang loob ni Kristo, naway pumigil at magpasuko sa kapalaluan at pagkukunwari ng mga taong may matayog na pagtingin sa sarili. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway tumanggap ng banal na pagbubunyag bilang mensahe ng Diyos sa bisa ng kanyang kapangyarihan at hindi ayon sa kaisipan lamang ng tao. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapayapaan sa muling nabuhay na tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos at Ama ng lahat ng sangkatauhan, itinataas namin sa iyo ang mga panalangin ng mga sumasampalataya sa iyo, gayon din ang mga hindi pa nakarinig ng iyong banal na ngalan. Ning namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Jesucristo ng aming Panginoon, ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanpaman. Handog namin sa iyo, Ama, tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin ni Kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw'y puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagalubong kami, makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapanginoon, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang bunsod na maghain ng sarili. Nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinabat dugo at tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayan mo'y dito na babanaan. Ito ay ang sangkatauhang naakit sa puso ng anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan kami nagubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu, yung banal ang makalob na ito upang para sa amin, maging katawan at lugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niusin na aming obispo at ng tanang kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, winapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po lamang tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Banal-banalang puso ni Jesus, bukal ng grasya at kababang loob, kayaman ng tunay na iyong ihandog sa abang uhaw sa pag-ibig ng Diyos. Bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo tubig upang ang linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob mo'y maging loob ko rin. Ang tangi ko
kong iling puso ko'y iyong kukupin. Kabanal-banal ang puso ni Jesus, takbuhan ng mahina sa tukso, karamay sa dusa, kapiling sa tuwa, tagapagdala ng sigla't pag-asa, bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo't tubig upang ang mundo'y linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob mo'y maging loob ko rin. Ang tangi kong giling, puso ko'y iyong kukupin. Sa darating na June 17, araw ng Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay mula pagsilang hanggang 7 taong gulang. Sa mga nagnanais, maaari kayo makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Sa darating na June 11, araw ng Linggo, ipagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Kaugnay nito, nagkakaroon po tayo ng prosesyon ng kabanal-banalang sakramento, Eucharistic procession, pagkatapos na 3 ng hapon na misa. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo tigit ang mga kapatid natin sa Extraordinary Minister of Holy Communion, mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Magdala po tayo ng kandila. Patuloy pa rin ang ating pagpapaalala sa lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Mayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa mga operators natin ngayon, mga Sacred Heart of Jesus at iba pang mga organisasyon at ang lahat na mga nakilahok sa Eucharistia kay narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sinunod ng Quiapo. Salamat din sa mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Isus
Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ipahayag natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating gawa ng kabutihan na tanda ng pag-ibig natin sa Diyos. Ngayon po ang puwasbas. Mayari po namang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabaspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, nagbos ng cross ng walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang malang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisya nito naway, maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.